Sir. Oh, okay na ako. And good news, yung Crystal Com, they're gonna join us. But don't forget the most important part. Kailangan natin makonvince si Mr. Mercado, okay? Okay, sige. Okay ka na ba talaga? Okay na okay. So, mag-lunch pa tayo. Matagal ko na sanang gustong ibalik sa'yo to. Nung isang gabi na nanaginip ka, hinahanap mo yung mami mo. Alam ko galing sa kanya to eh. Winasak mo na yan pero gumagana ulit. Naayos ko. Andre, alam ko naman na hindi mo yan i-display sa dati mong opisina kung hindi ka din umaasa na magkaayos kayo ng nanay mo. Siya din ba yung dahilan kung bakit hindi kayo okay ng daddy mo? Kulit rin talaga nito eh, no? Pareho kayo. Hindi naman sa ganun. Pero, kasi Camille, kung alam kong marami ang problema sa pamilya. So please, you don't have to concern yourself with any of my personal problems. Fine. Oo, madami din naman akong problema sa pamilya ko. Minsan nga, pakiramdam ko, nalulunod na ako sa problema. Pero tuwing nangyayari yun, inaangat nila ako. Yun lang din naman ang gusto ko para sa'yo, Andre. Na tuwing pakiramdam mo, nalulunod ka, may kamay na hahawak sa'yo at iaangat ka bago ka lumubog, bago ka malunod. Alam mo bang muntik na talaga akong malunod dati? Dahil dito. Hinahagis ko siya sa dagat, pagkahagis ko, sumama ako. Sa habang lumulubog ako, may kamay na lang na umabot sa akin. Meron din akong naligtas na batang nalulunod noon eh. Lumubog na yung bata, hinawakan ko yung kamay, tapos inangat ko. Hinilan niya ako paangat. Buti na-revive ko pa siya. Gising ko! Bata! Pagkagising ko nga, katabi ko na siya. Sayang nga, kinailangan ko agad umalis nun. Hindi tuloy ako nakapagpasalamat dun sa batang yun. Madalas ko din iniisip kung nasa na kaya yung batang yun. Kaya ginagawa niya, okay lang ba siya? You know, now that you mentioned it, I also wonder kung nasa na yung babaeng yun. Gusto ko siyang pasalamatan. Kaya ako hindi ko makakalimutan yung resort na yun. Hindi ko rin makakalimutan kung saan ako nalunod dahil traumatic talaga yung experience sa akin dun sa lugar na yun. Yung resort kung saan ako nakapagligtas ng buhay. Costa Vida Resort. Costa Vida. Costa Vida Resort. Andre, hindi kaya posibleng hindi ko makakalimutan yung petsa nung araw na yon kasi yung trip na yon plinano ng mamang ko. At yun yung huling bakasyon na kasama yung mamay ko. October 17, 2002. I never thought that I would get to thank that little girl. So thank you, Camille. Because you saved my life not just once, but twice. Oh, oh, ang dami kong pagkakamali.